Okay, welcome sa panibago na naman nating Psych This Song. If I'm not mistaken, number 7 na natin to. At yung kanta na pag-uusapan natin, magandang song to, madalas tong kinakaraoke, You've Made Me Stronger ni Regine Velasquez. Background muna ng song bago natin pag-usapan yung psychological insights. Yung kanta na yan, You've Made Me Stronger, breakup song yan. Ibig sabihin, kapag nag-undergo ka ng breakup or nag-underwent ka ng breakup in the past, most likely makaka-relate ka sa song. So para to sa mga may experience ng breakup. Ang composer nito, si Trina Belamide. I'm not sure kung na-pronounce ko ng tama. Ang full name niya is Katrina, no? So hindi pala si Regine yung sumulat niyan, si Miss Trina. Ang kumanta si Regine Velasquez. In fact, marami akong i-share dito is based on the blog, personal blog of Miss Trina. So shout out sa iyo Miss Trina kung nanonood ka. Very good song, highly recommended. Ang konteksto pala nung song na You've Made Me Stronger is literal talaga may pinagdaraanan si Miss Trina na breakup. Parang kinuwento niya dun sa blog niya, nakita niya yung ex niya, tapos inasar-asar siya na hindi pa raw nakaka-move on si Miss Trina sa kanya, o di ba? Gwapong-gwapo sa sarili, no? So, yung response ni Miss Trina doon sa ex niya na nagsasabing hindi pa raw siya nakaka-move on, gumawa siya nung kanta. Di ba? Now, let me just pause right here. Meron tayong magandang matututunan from Miss Trina's response, no? Pinili niya na maganda or constructive yung response niya doon sa ex niya. Kasi inaasar-asar siya, oh, di ka pa yata naka-move on sa akin eh. Most people, magiging negative yung response dyan. Mapipikon, mumurahin, tatapunan ng kape. Pero itong si Miss Trina, hindi niya ginawa yun. Ang response niya, constructive. Gagawa ako ng kanta na magpapatunay na wala ka na sa akin, naka-move on na ako sa iyo, at the same time, yung kanta na yon siguro nagpayaman pa sa kanya. At naka-inspire pa ng maraming tao. O, di ba? So, imbis na umiyak siya kasi inasar siya ng ex niya, ang ginawa niya, ang response niya, constructive. So, sana matutunan din natin yun in our everyday life, no? In fact, let me just quote some of the words na sinabi ni Miss Trina sa blog niya, ang gaganda kasi. What other feeling could I have for someone who hurt me other than knowing deep inside that I deserve better and that I'd be better off without him? O, di ba? Napaka constructive nung pananaw niya doon sa breakup. And so, speaking of hope, sabi niya sa blog niya, mine is this, for this song to continue finding its way into the hearts of people more than 2 decades after it was written. Tapos nagpasalamat siya kay Miss Regine. Thank you, Regine, for continuing to sing this song. With your help, it will continue to be a source of inspiration and strength for those who need it. Meron na namang aral na gusto kong i-emphasize dito na ang kanta, ang mga music na pinakikinggan natin, meron talagang psychological effect sa atin yan. Totoo naman yan, yung song niya na You've Made Me Stronger, maraming tao ang na-inspire. Maraming mga tao ang na-strengthen because of the song. Kaya paulit-ulit kong sinasabi in this channel, ingat tayo sa pinakikinggan nating mga songs. Marami kasing mga tao hindi maingat eh. Kung ano-ano na lang pinapakinggan, it affects your psychological life big time. Maraming tao ngayon depressed. Bakit? Pinapakinggan depressing songs. Maraming tao galit. Why? Listens to angry songs. Maraming tao ngayon maniac, sexually promiscuous. Bakit? Listens to maniac songs. Kaya ingat tayo sa mga songs na pinakikinggan natin. At itong kanta na pinag-uusapan natin ngayon, highly recommended. Kung gusto mong ma-inspire, gusto mong ma-strengthen, especially for those of you na nag-undergo ng breakup, maganda tong kanta na to, no? So anyway, balik ulit tayo dun sa song. Itong kanta pala na to, na-release from Miss Velasquez's album, My Love Emotion, noong 1995. 7th album ito ni Miss Regine. Track number 2, na-release ng Polycosmic Records. So yan ang short background doon sa kanta. Now, before we talk about the psychological insights, meron muna akong Bible verse na gustong i-share, very related sa pinaka-essence ng song. James 1:2-3, maganda to, no? Sabi dito,
consider it pure joy whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. So yung essence, yung aral sa passage na to, may kinalaman sa aral na matututunan natin from the song, You Made Me Stronger. Okay? Pag-usapan natin yan. No? So, punta na tayo sa psychological insights about the song. Meron lang akong tatlo. Three insights na pwede nating matutunan. Number one, kapag pinakinggan mo yung song, you will realize it takes time para makamove on. Totoo naman yan. You are in a relationship with someone, na-attach ka sa kanya, for whatever reason, hindi kayo nagkatuluyan, hindi ka naman kaagad-agad makaka-move on. Hindi ka naman kaagad-agad na makakahanap ng bago. May proseso yan. Nakita natin sa song yan. Sabi, is it hard to believe I'm okay? After all, ayan, look at this. It's been a while since you walked away. Doon nagsimula yung pag-move on niya nung iniwan siya. From that moment hanggang sa kinanta niya yung song, yung gitna na yon, nag-move on siya. Umiiyak siya. Depressed siya. Oh. Kaya nga sabi dito, I'm way past crying over you finding someone new. So past na, past tense na. Pero hindi agad-agad, hindi overnight. Iniwan siya nung Monday, move on na siya nung Tuesday. May oras, may mahabang oras na dumaan bago siya naka-move on. Diba? So normal lang talaga, no, na ang pag-move on, hindi agad-agad. Kahit nga si Kubler-Ross sa psychology, agree dyan. Kaya nga tayo merong grief cycle. Yung pag-grieve ng tao o yung pagdadalamhati, hindi siya overnight na o-overcome. Hindi agad-agad. Mula denial, papuntang acceptance, meron yang time sa gitna. So, hindi agad-agad na nakaka-move on tayo from a negative experience. Pero ang good news, kahit gaano pa kasakit niya pinagdaraanan mo, especially a breakup, anong good news? Lilipas din. Matatapos din yan. Diba? Kaya going back to the song, nakita natin yan eh, naging past tense na. You turned my days into nights. Yan yung epekto sa kanya nung iniwan siya. Yung araw niya naging gabi, madilim pa rin. So, ibig sabihin, during these times, wala siyang liwanag. Kapag gabi, literal na gabi. Kapag umaga, gabi pa rin. Bakit? Malungkot siya. Pero past tense na. Dati yon. Dumaan siya sa phase na yon. Pero look at this. Nung ginamit niya yung word na now. But now, ano na raw? I see the light. Dati, madilim. Ngayon, nakita ko na yung liwanag. Naka-move on na siya. Lilipas din. So, anong application ang pwede nating matutunan from insight number one? Huwag madaliin ang moving on. Dapat tinitake our time lang natin yan. Diba? Wala namang timetable lang pag-move on, no? So, huwag tayo magpapapressure sa mga tao sa paligid natin na gusto kaagad tayo makamove on. May mga ganyan eh. Don't you agree? Ilagay nyo nga yung pangalan dyan sa comment section. Sinong ganyan? Diba yung sasabihin sa'yo, ano ba yan? Naka-isang linggo ka na? Ganyan ka pa rin? Eh ano naman kung isang linggo, ganyan ka pa rin? Eh kung yun yung pacing mo eh, kanya-kanya tayong pace. May mga tao mabilis makamove on, may iba, mabagal. Kung ano yung pace mo, yun yung tamang pace. Walang definite timetable dyan. Take your time, mag-grieve ka lang. Ramdamin mo lang yung hurt. I-process mo lang yung nangyari. Take your time. Walang nagmamadali. Hindi dapat madaliin. Kanya-kanya tayo ng pacing. Insight number two. Alam nyo, dapat yung matutunan, separation distress is real. Alam nyo ba, sa psychology, may term talaga na separation distress. Some people connect this to separation anxiety or sepangs. Pero mas gusto kong gamitin yung separation distress. Sabi ng APA, yung separation distress, discomfort and anxiety felt by an individual upon, eto, makinig kayo, losing contact with an attachment figure. So, most likely, sa nag-move on, after a breakup, jowa mo yan. Diba? Such as by a child, after losing contact with a caregiver, so naranasan din ito ng mga bata, pero ang mga adults pwede rin. And by an adult, in reaction to the traumatic loss of a spouse or a partner, yung ex mo na umiwan sa'yo, o yung ex mo na pinagpalit ka sa iba.
So kapag yung ex mo iniwan ka, asahan mo na na sa pag-move on mo, magkakaroon ka ng separation distress. There are times mamimiss mo yung ex mo. Sa kanta nakita yan eh, yung separation distress. I know, sabi nung kumanta, cause I used to pretend you'd come back to me. Yung linya na yan, nagpapakita na yung singer umaasa pa siya. At ng pag-asa na babalik pa yung ex mo, senyalis yan ng separation distress. Pero ulitin ko lang na ang pag-experience ng separation distress, normal. Huwag kang magalit sa sarili mo na namimiss mo yung ex mo kasi nga parte yun ng pag-move on eh. Siyempre, matagal kang na-attach doon. In a way, nasanay ka laging nandyan. O, biglang nawala, nasa iba na. Eh, siyempre, asahan mo na may mga days mamimiss mo. Nagkakaroon ka ng separation distress. Again, that is normal. Huwag kang magalit sa sarili mo na nagse-separation distress ka. In fact, dapat nga positive ang take mo dito eh. Matuwa ka na meron kang separation distress. You know why? Kasi ibig sabihin nun, nagmahal ka ng tunay. Kasi matakot ka o mag-isip ka kapag iniwan ka ng ex mo, tapos parang wala lang sa'yo. Parang ano lang, parang tissue lang na nawala. Diba kapag may tinupi kang tissue, nilagay mo sa bulsa mo, tapos hinanap mo, hindi mo makita, hindi ka naman madidepress eh. Bali, wala lang sa'yo. Bakit? Wala namang halaga yung tissue na yun sa'yo. Ba't ka madidepress? Walang value. Kaya nung nawala yung tissue sa pocket mo, walang problema. Mag-isip ka kung ganun yung reaction mo doon sa ex mo. Baka in the first place, hindi mo siya minahal. Ginamit mo lang. Hindi maganda yan. But the fact that namimiss mo siya, nasasaktan ka, nung iniwan ka niya, ibig sabihin, totoo yung pagmamahal mo. Eh ano naman ang mabuti doon? Kung totoo yung pagmamahal mo sa kanya, sinunod mo yung isa sa mga utos sa Biblia that is so important, one of the greatest commandments, that you need to love your neighbor as you love yourself. Hindi ka nang gamit. Nagmahal ka ng tunay. O diba, nagmahal ka ng tunay, iniwan ka pa rin, problema na niya yun. O ganyan dapat yung take mo. Diba? Kaya huwag kang mainis. No? Yun nga yung application natin. Huwag mag-guilty. Huwag kang magalit sa sarili mo kapag namimiss mo yung ex mo. Expect mo na mamimiss mo yan. You are not a bad person by missing your ex. Parte yan ng moving on. Pero syempre may hangganan yan. Ha? Hindi yung forever, may asawa ka na, namimiss mo pa rin yung ex mo. Yun yung masama. Pero yung nasa face ka ng moving on, parte talaga na mamimiss mo yung ex mo. Expect mo yan. Parang dengue, kaya nga meron ako sinulat dito na dengue. Diba? Pag nagkasakit ka ng dengue, expect mo na may face, mahina katawan mo. Magagalit ka ba sa sarili mo na nangihina yung katawan mo? Niinis ako sa sarili ko, hina-hina ako, hindi ako makapag-gym. Siyempre, hindi. Alam mo na parte yon ng pag-recover ng katawan from dengue. Ganun din sa psychology of moving on. Darating talaga ang face, hahanap-hanapin mo siya, and that's totally fine. Another application, pero ito para sa mga kaibigan ng mga taong nagmo-move on. Huwag nating awayin ang mga nagmo-move on na namimiss nila yung ex nila. Kasi tayo mga kaibigan, minsan nangigigil tayo dyan, eh, di ba? Yung pag narinig mo yung friend mo na iniwan, namimiss niya yung ex niya, naiinis ka. Ano ba yan? Niloko na nga, namimiss mo pa. Hindi nakakabuti. Parang ano pa eh, parang nafe-feel bad pa siya sa sarili niya, naiisip pa niya something's wrong with him or her na namimiss niya yung ex niya. Oh. Dapat intindihin natin na parte talaga ng moving on process 'yon. Separation distress 'yon. 'Di ba? Hayaan natin ang oras ang magpa-overcome sa kanila sa pag-miss nila sa kanilang ex. Lilipas din naman 'yan eh, in other words. Face lang yon, no? Na napag-aaralan nila habang tumatagal, napag-aaralan nila na ituloy ang buhay na wala yung ex nila. Yun yung maganda sa separation distress, going back. Asan yon? Yan ang maganda dyan. Hindi naman forever nandyan yan eh. As time goes by, sabi nga sa English, time heals all wounds. Totoo yan, psychologically. Habang tumatagal, yung separation distress, pawala ng pawala. Going back to the song, meron na namang linya dyan eh, in connection to that. Sabi nung singer, but time has been such a friend, brought me to my senses again. Yun. Natauhan na ulit ako.
bumalik na ulit ako sa normal. Pero anong kailangan niya para nangyari yan? Yung time. So wag natin pagalitan yung mga taong namimiss yung ex. Hayaan natin yung time na tulungan sila to overcome kung ano yung pinagdaraanan nila. Pwedeng nandun tayo, we support them, nandun yung presence natin, makinig tayo sa mga feelings nila, pero wag nating pagalitan, wag natin sila ipa-feel bad sa mga sarili nila that they are missing their ex. Again, it's a phase na natatapos. Number 3 insight sa song, ito, save the best for the last. I think ito yung pinaka-essence ng song. Choice mo, or in that case, choice natin kung paano mo titignan ang problema. Whenever we face a problem, meron tayong choice whether you will see the problem in a good way or in a bad way. Sa psychology, sabi ng APA, ang tawag dyan reframing. Yung mga clinical psychologists dito, I'm sure you recognize this term. Reframing, sa simpleng Tagalog, ito yung paraan kung paano tinitignan ng tao ang problema. Diba? Sabi nga dyan, a process of reconceptualizing a problem by seeing it from a different perspective. May choice tayo kung paano natin titignan yung problema. Dalawa lang naman yan eh. Kapag may problema, may choice ka to see it negatively or positively. Kapag negative, ibig sabihin, ang tingin mo sa problema, nangyari yan, kuwawa naman ako. Nangyari yan kasi may sumpa ako. Nangyari yan kasi galit sa akin si Lord. Negative yung interpretation sa problem. Pag positive naman, which is I highly recommend, ang tingin mo sa problema, may magandang dahilan kung bakit nangyari yung problema na yan. And if you analyze the song, the entirety of the song, You Made Me Stronger, yan yung ginagawa ng singer dito eh. Nagkakaroon siya ng positive reframing. Maganda ang tingin niya sa problema. Yun yung chorus. Yun yung masarap pakinggan, yung chorus. Kung titignan mo yung chorus, nagpa-positive reframing siya dito. May masamang nangyari sa kanya, ano yon? Iniwan siya. Nadurog yung puso niya. Pero, yung pag-iwan sa kanya, yung pagdurog sa puso niya, maganda yung tingin niya. Hinanapan niya ng mga benefits yung pag-iwan sa kanya. O, bilangin nyo, based on the chorus, ilang benefits yung nakita niya, binilang ko may 4. O, una, dahil iniwan siya, made me stronger. Number 2, binigyan siya ng better start, bagong buhay. Number 3, natutunan niyang magmahal. So yung ex niya, tinuruan siyang magmahal. Number 4, let go of a lie. Oh, thankful pa siya na hindi sila nagkatuluyan kasi sinungaling pala yung ex niya. Oh, di ba? 4 na kaagad yung nakita niyang maganda from a negative experience, anong tawag doon? Positive reframing. In fact, may naiwan pa eh. Kung tumalon ka sa bridge, I mean, bridge ng kanta, hindi yung literal na bridge. Sa bridge ng kanta, kung makita mo yung mga words na yan, think again, don't feel so sorry for me, my friend. Oh, don't you know, I'm not the one who lose at end. Yung linya na yon, I'm not the one who lose at end, itagdag mo sa number 5 yan, dahil iniwan mo ako, nagkaroon pa ako ng gain. Ang ganda nung perspective niya dun. Nung iniwan mo ako, hindi ako nawalan. Ikaw ang nawalan, ako may nakuha na mas maganda. Ano yung nakuha niyang mas maganda? Yung freedom. Now, she is free to choose another guy who is way better than the ex. Kasi kung hindi siya iniwan, hindi siya magkakaroon ng chance to find someone better. Diba? Kung hindi siya iniwan, edi hindi siya pwede maghanap ng iba kasi sila pa rin. Tapos iyak pa siya na iyak sa relationship kasi yung ex niya dito lagi siyang sinasaktan. Yun yung perspective niya. Kaya sinabi niya dun sa bridge na, it's my gain. I'm not the one who lose at the end. Ikaw ang natalo. Kasi pinakawalan mo yung taong nagmamahal sa'yo. At the same time, nung iniwan mo ako, ang nangyari sa akin, may chance ako to find someone better than you. Oh, di ba? Ganyan ang positive reframing. Kaya ang application dito, obviously, mentally healthy talaga ang mag-positive reframing. Pwede nating pag-aralan yan. I want to emphasize that positive reframing is a skill. Pwede mong pag-aralang gawin.
unfortunately, maraming tao mahina dito eh. 'Di ba? Hindi maganda sa mental health 'yan. If you want to have a better mental health, pag-aralan mo, i-master mo kung paano mag-positive reframing. And there are many scientific supports na ang positive reframing nakakaganda sa mental health. Like, for example, itong article na to, pwede nyo na lang i-download and read on your own. Pero basically, ang sinasabi dito, posible pala na kahit stress ka, maganda ang epekto sa'yo ng stress. Kasi sa research in psychology, most likely, ang stress, masama epekto. Pero in this study, may mga tao na kahit stress, maganda ang epekto. Yun yung stress-related growth na tinatawag. Tanong, paano nagiging ganun? Paano yung kahit stress ka, nagkakaroon ka ng growth, mas gumagaling ka pa bilang tao, dapat yung nag-a-apply ka ng positive reframing. Oh. Yung positive reframing, according to the literature, related din yan sa tibay or in a more technical term sa psychology, resilience. Kung gusto mong maging mas matibay, hindi ka basta-basta bumibigay sa problema. Nagba-bounce back ka sa mga problema. Iniwan ka pero hindi ka durog. Resilience ang dapat mong i-develop. Paano dine-develop ang resilience? Sabi sa literature, ang prerequisite, dapat muna marunong ka mag-positive reframing. So kapag napag-aralan mo yung positive reframing, nakaka-contribute yan big time sa pagiging resilient mo or sa pagiging matibay mo. O mabilisan lang, paano ba mag-positive reframing? O, gagawan ko to ng separate video pero mabilisan lang dito. Number one, kailangan mo na alamin mo yung problem o yung current challenge mo. And then, umupo ka sa isang tabi, magkape ka, tapos mag-isip ka ng matindi, you ask the key question. Anong magandang nangyayari dahil sa problema na to? Pilitin mo yung sarili mo na hanapan ng magagandang bagay na nangyayari habang nag-undergo ka ng problem or challenge. Exactly what the singer did in the song, di ba? Anong challenge yung meron siya? Break up. Iniwan siya. Nag-goodbye sa kanya yung ex niya. Anong ginawa niya? Hinanapan niya ng maganda. Nag-positive reframing siya. Sabi ko nga dito, tatlo lang eh. Pero sa kanta, magaling siya mag-positive reframing, nakahanap siya ng lima. Ayan, yung pinakita ko kanina. Dito siya ngayon nag-focus. Kaya kahit iniwan siya, ito yung nasa utak niya. Na nangyari sa kanya nung iniwan siya, hindi ganun kasakit yung pag-iwan sa kanya. Although, at first, nasaktan siya, pero mas mabilis siya nakamove on. Bakit? Kasi ang focus niya, ito. Ano yung mga magagandang nangyari sa akin? Nag-positive reframing siya. The same with other problems. O, halimbawa, bigyan ko kayo ng sample problems, no? O, wala kang pera. O, di hanapan mo ng tatlong magandang nangyari. Diba? May mga problema, parang ang hirap, no? Pero, meron at meron yan. Meron at meron yan. So, upo ka lang somewhere, mag-isip ka ng matindi, anong magandang benefit na wala kang pera? Oh. Pili ka ng isa, isip ka. Oh, siguro dahil wala kang pera, wala kang gastos. Ba't wala kang gastos? Eh, kasi wala kang pera. Diba? Isipin mo kung may pera ka, eh di dami mong gastos. Gets nyo, di ba? Dito pala, nakakita na kagad ako ng isa eh. O kayo na bahala dun sa iba. O another example, yung mga estudyante ko, bumagsak ka sa isang subject. 0.0. Upo ka sa isang tabi, imbis na magmukmok ka, isipin mo matindi. Anong magandang pwede mangyari dahil bumagsak ako sa subject na to? Dahil nakakuha ako ng 0.0, do your best, hanapan mo ng tatlong magaganda. O, last example ko, something spiritual. Feeling mo, may masamang nangyayari sa'yo at feeling mo, dahil to kay God. Because sometimes God permits bad things to happen to us. Paano mo kaya iti-take yon positively? You can take that as a discipline. Sinabi ni Proverbs yan, di ba? Na kapag dinidisiplina ka ng Diyos, huwag kang magmukmok, huwag kang magtampo. Do not rebuke His discipline. Bakit? Because the Lord disciplines those He loves as a father the son He delights in. Ganun dapat yung take mo. Siguro God enabled this to happen. Siguro ang Diyos talagang pinayagan na iwan ako ng ex ko. Bakit? Siguro dinidisiplina niya ako.
At bakit niya ako dinidisiplina? Kasi mahal niya ako. O, di ba? Mas magiging magaan yung take mo sa problem kapag ganun yung pananaw mo sa problem. Kapag ganun yung framing mo sa problem. Kaya may ganito akong problema kasi dinidisiplina ako ng Diyos. At kaya niya ako dinidisiplina. Bakit? Kasi mahal niya ako. Matakot ka kung hindi ka dinidisiplina ng Diyos. Kasi anong ibig sabihin nun? No discipline, baka hindi ka mahal ng Diyos. After all, baka wala talaga kayong relationship kung hindi ka dinidisiplina. O, di ba? Kaya going back doon sa first passage na pinakita ko kanina in connection to the song, pag may trials ka, anong sinabi ni James dito? Matuwa ka. Consider it pure joy. Bakit? Opportunity yan for you to become better spiritually. Kasi kapag may challenges ka, sabi dito, kapag tinetest yung faith mo, nagpo-produce yan ng perseverance. Lumalakas ka. Sounds familiar? Lumalakas ka? Yun yung kanta ni Regine Velasquez. You made me stronger. Nag-undergo siya ng trial, pero nag-focus siya sa mga magaganda, nag-positive reframing siya, saan yun? Yan. Ano nangyari? Yung mga yan, lalo siyang pinalakas. Kaya yun yung naging title niya, You Made Me Stronger. Hindi siya magiging stronger kung hindi niya pinagdaanan yung mga pangit. Kung hindi niya frename, hindi niya binago yung perspective niya doon sa challenge niya. Ginawa niyang positive yung tingin niya sa problema. Diba? So anyway, as we end, ito yung mga summary ng mga applications na pinakita ko in this lecture. Number one, huwag madaliin ang pag-move on. Take your time, kanya-kanya tayong pacing dyan. Number two, huwag mag-guilty o magalit sa sarili kapag namimiss mo ang ex mo. Parte yan ng pag-move on. Given na yon na nadaan ka sa ganung pace. Good news, lilipas din ang separation distress. Number three, huwag away ng mga nag-move on na namimiss ang ex para to sa mga kaibigan, sa mga social support ng mga taong nag-move on. You can support them, you can give them their presence, pero wag mo namang ipag-guilty sila kapag namimiss nila yung ex nila. Let time heal their wounds. Matatauhan din yung mga yan that it's not worth it to miss their exes. Number four, last one, mentally healthy ang pagpapositive reframing. And the good news is, pwede tong pag-aralan. At ang pangako ng psychology, even the Bible, kapag natutunan mo mag-positive reframing, gaganda ang mental health mo. Mas magiging magaling ka sa pag-handle ng mga problems. Alright? So sana nakatulong tong video na to sa pagtuturo kung paano mas magkaroon ng better mental health through a very beautiful song, You Made Me Stronger. Again, highly recommended, lalo na yung mga nag-undergo ngayon ng breakups. Listen to the song. This is one of the songs na maganda talaga ang epekto sa mental health ng tao. Okay? Sir Howard here. Have a great day. Hanggang sa susunod na lecture. God bless. Bye-bye.